Mga lovies, welcome back to my channel. Okay, so nasa liwanag na naman tayong lahat. Okay, so for today's video, pasensya na kayo sa mukha ko, pasensya na kayo, may mga malas-malas dyan. I don't know why. But, na-miss ko kayong lahat. So ayun, may tawag na ako sa inyo, mga lovies. Ganon, ano? Okay, so welcome back to my channel. So medyo na-miss kong mag-vlog. Kasi minsan, besh, hindi na talaga kaya ng muscles natin and everything. Kaya hindi tayo nakapag-video. But for today's video, I'm so glad to be back with my setup and with you guys, syempre, mga lovies ko. Lovies talaga. Lovies talaga, no? But, yun nga. So, for today's video, napansin ko kasi na matagal-tagal na akong hindi nakapag-upload ng aking updated skincare routine for 2018. So, matagal na yun. You can check the description or the link on the description box below. Yung nakaraan ko pang skincare routine. So, ngayon kasi medyo nag-upgrade nang nag-upgrade si Lola nyo. Okay, so parang medyo nakabili na siya ng mga pang facial foam and everything. Dati kasi Kojic lang. Okay, but ngayon nakabili na siya ng mga pang skincare talaga. Honestly, talking mga lovies, kapag pumunta ako ng mall, more on skincare na ako namimili. Although very sensitive ng skin ko, meron pa akong lakas ng loob na bumili ng mga skincare na hindi naman recommended sa akin ng my derma. Kasi gusto ko lang siyang itry. Kung effective ba. And gusto ko lang din i-share sa inyo yung thoughts ko and everything. So, ayun. But, mawawala ng sense tong channel na to if puro skincare lang, diba? Kasi makeup and lifestyle tayo. But anyway, guys, I'm so glad to tell you na yung channel natin is nakakaabot na siya ng 15,000 views and 200 and mahigit counting na subscribers. So yun guys, so thank you so much mga lovies for those who subscribe and for those who watches my videos every upload. So yun, so sorry kung hindi man lang ako nakapag-upload ng madalas, but for now, I will try. Hindi ko pala siya try, gagawin ko pala, okay? So gagawin kong maging masigla ulit sa channel. But for today's video, ito muna guys yung aking updated skincare routine. And meron akong dalawang products na ipapakita sa inyo. New products ko siya guys na sobrang favorite ko and sobrang ginagamit ko ngayon. Tagalog na lang, besh, para di na tayo mahirapan lahat, anes? So yun, so if you wanna know... If you wanna know more about this video, please just keep on watching. Okay, so, ayan, pasensya na kayo sa aking hair and sa aking mga tumutubong malas-malas dyan. But anyway, wag na natin pansinin yan kasi hindi naman tungkol dyan ang video natin. So, pasensya na kayo, medyo magulo yung intro. Yun, na-excite lang kasi ako mag-vlog ulit and mag-video. Ayan, okay, so, for today's video is yun nga, ipapakita ko sa inyo yung aking updated skincare routine as of now. So, ito yung mga products na ginagamit ko for my face and for the body na rin minsan yung along the neck dito. Ayan. So, ito siya lahat, guys. Ayan, nandito siya sa box. Ayan, hindi naman siya masyadong madami, ano, para sa isang mukha, ano. Ayan. So, bakit na ako? Wala naman. Okay, so, ito siya, guys. Ayan. Ayan siya. Okay, so, papakita ko sa inyo lahat ng products na ito na ginagamit ko mula sa makeup remover hanggang sa facial foam, facial cleanser, and hanggang sa moisturizer and everything. Okay, so, first up is, syempre, diba, lalo na sa mga nag-work na girls, is, kailangan natin ng makeup remover. So, minsan kasi hindi sapat yung soap lang or yung sabon lang kasi yung pores natin is hindi siya nalilinis masyado ng sabon lang. So, kailangan natin syempre at first is yung makeup remover. So, dati ang ginagamit ko sa inyo, ang pinakita ko is yung Garnier ko. Yung nasa last na video ko. Garnier yung ginagamit ko, which is here, yung micellar cleansing water. Ayan, yan yung ginagamit ko dati. But for now, ayan, hindi ko siya naubos. For now, isinry ko yung Nivea Micelle Air Skin Breathe Acne Clear 0% Alcohol Micellar Water 3-in-1 Caring Cleanser. So, ayan siya. So, nakuha ko siya sa Watson's 175 ata or 180. Basta nagre-range lang siya doon. Ayan, ganyan siya guys. May maliit siya na to kung gusto nyong itry. Nasa parang 70 pesos or 75 lang ata siya. So parang ganyan lang siya. Kung gusto niya lang naman itry. So sobrang ganda na tong makeup remover na to guys. As in, natatanggal niya talaga. Natatanggal niya lahat ng makeup. Ayan. So ayan siya. Kahit waterproof or 24-hour. Kasi akong ginagamit tong foundation as of now. Everyday foundation ko. Is yung Maybelline na 24-hour stay. So, yun. So, kapag nagtatanggal ako ng sabon lang, hindi talaga siya natatanggal. Feeling ko meron pa talaga siya. So, kapag ito yung ginagamit ko, before ako maghilamos, okay na okay siya. Ayan. So, 175 pesos, guys. Ayan siya.
So, makeup remover. So, tapos na tayo magtanggal ng makeup, tapos na tayo sa pantanggal ng makeup. Next that we need to do is to wash our face. So, for the washing of my face. So, para sa paghihilamos na lang kasi, besh. Okay, so, dati, kojic lang tayo mga besh. Wala tayong ibang ginagamit. But for now is ito. Natry ko kasi sobrang ganda nito, guys. As in this one. Ayan. So, this is the St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. Deeply exfoliates and removes impurities for glowing skin. Ayan. So, ubos na siya, guys. Actually, pinakita ko lang sa inyo. Ayan. So, this retails for only 350 ata, kundi 380. Basta ganun. Nagre-range lang siya sa ganun, guys. Sa Watson ko lang din siya nabili. Sobrang ganda kasi na to kasi deep exfoliator siya, guys. Although exfoliator siya, which is ang exfoliator kasi ginagamit lang siya at least 2 times a week or at least 3 times a week. Pero ito, guys, St. Ives na exfoliator, kahit everyday niya siya gamitin, deep exfoliator siya and sobrang ganda rin pantanggal ng makeup. Okay, so, ayan siya, guys. St. Ives Apricot Scrub Fresh Skin. Fresh Skin? Fresh Skin, okay. Fresh na fresh. Okay, so ngayon naman, papakita ko sa inyo yung ginagamit ko. So, after kasi nitong apricot scrub, parang nag-try ako ng iba pa niyang variant. So, actually kasi guys, ang St. Ives, marami siyang line of products. We have moisturizers, facial foams, meron din sila nung toner, meron din silang ganun. Tapos, meron din sila nung makeup remover, pero hindi ko pa na-try yun. So, ito guys, sobrang recommended ko to sa inyo, lalo na yung mga sensitive skin and yung katulad ko na acne-prone skin. Sobrang recommended ko siya sa inyo. Ayan. So, for now, after nito, naubos na kasi siya. So, wala na din siya sa market kasi sobrang in-demand yung apricot scrub nito. Sobrang ganda kasi niya. Ang binili ko muna bilang alternative or alternate is yung this one. Ayan. So, this is the St. Ives Blackhead Clearing Oil-Free Salicylic Acid Acne Medication Green Tea Scrub. It clears blackheads and unclogged pores. So, di ba kasi minsan yung blackheads, yun yung nag-trigger para magkaroon tayo ng pimple. Ayan, makikita nyo, ayan. So, para mag-trigger siya ng mga pimples. So, ngayon, ang ginagamit ko is this one, St. Ives Blackhead Clearing. So, ganun din yung presyo niya, just like this one. Kung ito, deep exfoliator siya, this one is moderate exfoliator lang. So, green tea siya, guys, as in color green talaga siya, na may mga beads-beads. Magpapap ako. Ayan, as you can see. Ayan siya, ayan. Ganyan siya. And mabango. Yung isa kasi ito, sobrang dami niyang beads. Kaya mararamdaman niyo talaga na deep exfoliator siya. Or medyo, paano ba? Medyo rough yung kanyang cleansing formula. But this one, medyo moisturizing lang siya. Ayan. As you can see. Moderate lang yung kanyang exfoliation factor. Ayan. So, this is my facial foam as of now, St. Ives products. Kasi sobrang ganda niya, guys. Tried and tested na talaga. Okay, so now we're done with the facial foam. Third one is, syempre, after nating mag-cleanse ng ating face and everything, magto-toner tayo. So, for the toner, I have two options here. So, meron akong two options na ginagamit. Oops, sorry. Oh my gosh. Medyo na cleanse tayo. So, meron ako dito ang dalawang option na ginagamit for my toner. I have here the Witch Hazel, which is the T.N. Dickinson's Witch Hazel 100 Charm French Hair. Pinakita ko na siya sa dati kong video, yung Updated Skincare Routine 2018. So, sobrang ganda rin ito, guys. Ayan, ginagamit ko rin siya dati pantanggal ng makeup. Although, meron na tayo ng Nivea, hindi ko na siya ginagamit na pangtanggal ng makeup. Pang-cleansing na lang siya or pang-toner. So, ayan. So, minsan kapag everyday lang naman or hindi naman masyado makapal yung makeup na nilagay natin sa face natin, ito na yung ginagamit kong pang-cleanser. But, for tawag dito, yung for everyday or for morning na ginagamit ko is this one. Ayan. So, I think pinakita ko na rin siya sa dati kong video na updated skincare routine. So, hindi kasi ako nagbago ng toner kasi kung ano yung nakahiyangan kong toner, yun ang muna ginagamit ko. So, I'm more on facial foams, creams, and everything. So, ayan. So, this is the Celetech Dermoscience Acne Solution. So, this is a okay, so this is for my morning toner. Ayan yung ginagamit ko. So, this retails for only 250 lang at or 150. I don't know, nakalimutan ko na siya. It's a good thing kasi meron siyang aloe vera and chamomile extracts. Ayan. Tapos, this is for my night. Ayan. So, this is, ayan. For my night. For my night. So, ito yung panggabi kong toner. Witch Hazels. Ayan. So, guys, ito mabibili niya sa Healthy Options, which is available lang ata on Trinoma and SM North EDSA sa Quezon City sa QC. But for now, meron niya siya mga nabibili sa online, but make sure na sana original yung makukuha niyo. Ayan, 300 mahigit to guys, 350 or 380 ata. Pero sulit na sulit kasi hanggang ngayon di pa rin siya ubos. Ayan.
Okay. Pasensya na ni Book. Oh my goodness. Painay. Okay. So, after the toner, guys, syempre, nasa sa inyo kung mag-a-apply pa kayo ng mist or facial mist and everything. So, ako ang ginagawa ko is I have this one aloe vera soothing gel mist 98% from nature. So, bigay lang to sa akin. Ayan. Sobrang ganda niya kasi, guys. Sobrang nakaka-fresh. So, after the toner, nagmi-mist din ako. But, guys, wait ha. Option niyo yun. Kung gusto niyo pang mag-facial mist or kung gusto niyo na magdiretso sa night cream or kay moisturizer na lang. But for me, after ko ng toner, naglalagay ako or nag-i-spray ako kahit 2 sprays lang nitong aloe vera mist. Ayan. So, kung wala kayong makitang ganito, meron naman mga aloe vera mist na available on bench. And meron siya 295 ata yun, guys, or 250, I don't know. Basta ganun lang nag-range yung prices niya. Then, meron din sa Nature Republic mismo. Ayan. Okay, so this one. Ayan. Kahit 2 sprays lang, okay na. But, it's optional. Hindi nyo kailangan na mag-spray or magkaroon pa ng spray, okay? So, next one, after I spray on the mist, this is my, ayan. So, moisturizing cream ko siya, guys. So, pagka maraming, yung mga butlig-butlig ako sa face, like maliliit na butlig-butlig, or yung mga pantal-pantal lang minsan, nilalagyan ko nito. And this is from Nature Republic, yung aloe vera nila na gel. Ayan. Ayan siya. So, minsan nilalagyan ko nito, minsan naman kapag wala lang, gusto ko lang ng fresh before makeup. Ayun, nilalagay ko rin siya, guys, para fresh lang yung face mo. Tapos minsan naman kapag may mga acne ako na natutuyo-tuyo na, nilalagyan ko din siya overnight. Binababad ko din siya. Yeah, so I've got this from Wardrobe here in Cabanatuan City. So kung yung mga viewer ko or yung mga lovies ko na from Cabanatuan City, kung babansin niyo may Wardrobe, I don't know kung sa Mabini site 'yon or basta parang crossing area. Ayun, dun ko siya nabili, 280 pesos, guys. Ayan, but sa original store ng Nature Republic, which is in Trinoma, doon ako bumibili, 250 lang siya. So, syempre, diba, store kasi yun eh, hindi naman siya yung pinaka-ano, physical store yun eh, so 280. So, after yung mga moisturizer and aloe vera everything, eto, meron din ako papakita ko sa inyo na new product ko from St. Ives din siya, guys, kasi sobrang gustong-gusto ko talaga yung mga product line ng St. Ives. Sobrang favorite ko na talaga siya as of now. So, this is the St. Ives Renewing Collagen and Elastin Moisturizer, Condition Skin for a Youthful Glow. Ayan siya. So, this range from 350 to 380 siya, guys. Ayan. Ayan siya. So, sobrang ganda nito kasi nilalagay ko rin siya before makeup and after makeup. Sa gabi. Ayan. Ang bango niya kasi. Ayan siya. So, ganyan siya kadami. And matitipid mo talaga siya. So, minsan ginagamit ko rin siya sa elbows ko. Tsaka dito sa may collarbone here. Ayan, para smooth and glowing skin lang tayo. Besh, kahit iniwanan ka na ng shota mo, eh, glowing skin ka pa rin, anis. Maliwanag na naman, ayan. Okay, so ayan siya. So, 350 to 380, guys, sobrang ganda nito. Sobrang lambot sa face. Kapag binabad nyo siya overnight, pagising nyo sa umaga, sobrang youthful ng skin nyo, ng face nyo. And, ayan, kapag before makeup din pala. Okay, so pagka ano, kasi minsan diba may mga foundation, may mga BB cream na sobrang mattifying, sobrang feeling mo nakadikit lang yung foundation na ganun. So if naglalagay ako or sometimes naglalagay ako ng aloe vera and moisturizer, eto, ayan, sobrang fresh lang. Parang sobrang kinang lang ng face mo, sobrang, parang ang banat na banat, ganun. Ayan, ganun. So, ayan, so this is one is my favorite also, St. Ives Renewing. Ayan, so mabibili niyo siya sa Watson, guys, 350 to 280 ata. Eto pala, sorry, 319.75. Ayan siya, ayan. Okay, so yun, so this is my favorite moisturizing. So for the next one is, medyo madami ba? So, disclaimer lang, guys, this is not a sponsored video. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga favorite kong nilalagay sa face ko. Skincare routine ko lang or whatever. Hindi naman to lahat nilalagay ko sa face ko all at once. Diba, minsan? Minsan, pinagpapalit-palit ko rin sila kung ano yung nasa mood ko. Minsan, moisturizing na and aloe vera, okay na. Minsan, walang mist. Minsan, hindi rin ako nagtotoner kapag tinatamad ako. Ayun, so, minsan, ayun. Pero yung mga facial foams, yun lang yung ginagamit ko talaga. Okay? So, ayun. So, next one is, meron ako ditong Hydration Facial Moisturizer. Ayan. So, minsan, ito ginagamit ko siya before makeup. Ayan. Before makeup din. Minsan, pinagpapalit-palit ko sila ng St. Ives and ito. Ayan, kung ano yung nasa mood ko. Kasi pareha silang maganda, guys. So, ito, Celotec Dermoscience Hydration Facial Moisturizer with Triple Moisturizing System. Non-comedogenic lang siya, guys. Ang tip ko lang, guys, kapag maghahanap kayo ng mga skincare routine, kapag lalo na kayo, katulad ko, na acne-prone skin and has a sensitive skin, check dun sa label na may nakalagay na non-comedogenic. Pakita ko sa inyo. And this one, ayan siya.
Ewan ko kung nakikita nyo. Non-comedogenic. Ibig sabihin kasi nyan, guys, kahit acne-prone ka or kahit sensitive yung skin mo, hindi siya nakaka-cause ng pimple and hindi siya nakaka-trigger ng pimple. Okay, so yun. So, tip ko lang yung guys sa mga acne-prone skin na katulad ko kasi ako talaga acne-prone skin. Nakikita nyo naman, eto sa noo. Tapos may mga marks na lang ako dito sa face. So, yun. So, non-comedogenic. Tingnan nyo na lang yung label. Kasi kapag ganun guys, hindi talaga siya nakaka-trigger ng pimple. Ayan. So, hindi ko alam kung magkano bili ko dito matagal na kasi and paubos na rin siya. Pero alam ko nasa 175 or 150 lang siya. Ayan. Celotech Hydration. Kung feeling niya dry na dry niya yung face niyo after, before makeup, or kung feeling niyo dry na yung face niyo sa gabi, you can apply this one. Okay. Adjust ko lang kayo kasi baka nandidilima na kayo sa mundo. Ayan. Okay, so next one is syempre, meron tayong sunblock. Okay, so syempre, halata naman, sunblock will be used at a day, okay? Ayan, medyo mainit kasi guys dito sa room kasi wala naman tong air condition. Kung i-sponsoran niyo ba ako ng air conditioner. Okay, so next one is syempre sa sunblock. So dati nabanggit ko sa dati kong video na ang sunblock na ginagamit ko is yung from my derma. So nagpalit na ako ngayon ng alternate na sunblock. So I have here my Kojisan Dream White Anti-Aging Cream with Sunscreen Broad Spectrum SPF 30. So ayan siya guys. So nabili ko lang siya sa Save More or sa Mercury Drug. Hindi ko alam kung saan, pero this one is from the product of Kojisan. And Dream White siya, guys. Anti-aging na rin siya and sunblock at one. So, SPF 30 daw siya. And paubos na nga siya, guys. Ayan siya. So, ginagamit ko lang siya sa araw. Sobrang ganda nito, guys, kasi nakaka-whiten. Hindi ko alam kung may tinted siya or tinted na sunblock siya. Pero kasi kapag nilalagay ko to, nakaka-whiten and nakaka-soft ng skin. Bukod pa sa moisturizer ko. Ayan. So, Kojisan Dream White. So, available siya sa Mercury or sa Bodega. Or sa kahit sa ang department stores na meron sa inyo. Okay, so next one is tapos na tayo sa mga creams, toners, and everything na favorite ko or na ginagamit ko as of now. So, next one, syempre, hindi mawawala yung mga mask, di ba? Kasi at least twice a week, at least once a week, or at least three times a week, di ba? At least thrice a week, nagmamask ka para na e-exfoliate, okay? Okay? Para na e-exfoliate din yung face mo. Okay, so, here are my favorite as of now na mga mask na ginagamit ko. So, syempre, first one doon is yung Aztec. Nasa baba kasi siya, hindi ko nakuha. So, first yon, sobrang favorite ko talaga yun, guys. Kasi sobrang nakakatanggal talaga siya ng mga pimples and everything. So, you can check my review on Aztec Clay Indian Mask here on the description box below. Lalagay ko na lang yung link. So, pwede nyo siyang i-check doon. So, yun yung naging review ko sa Aztec. Sobrang favorite ko siya. Hanggang ngayon, guys, ginagamit ko pa rin siya. Okay, but for now, ito muna yung mga alternative na ginagamit ko, lalo na kapag mabilisan lang na mask, before makeup or maybe sa gabi, nilalagay ko rin siya. So, here are my, meron ako dito ang dalawang papakita ko sa inyo, guys. This one. So, this is from, a 7-Eleven. Nabili ko lang siya sa 7-Eleven convenience store. Hindi ko alam kung meron na rin siya sa Watson, pero feeling ko nakita ko to sa Watson. Hindi ko lang siya napansin. Siguro, sa Watson nga. Watson ko nga siya nakita. Magulo. Pero nabili ko siya sa 7-Eleven. Okay, so this is one, my Beauty Diary Arbutin Brightening Mask. Whitening and Radiant Firm and Smooth. Ayan, ginagamit ko siya before makeup sa umaga kapag medyo nagigising ako ng maga. Tapos minsan naman, sa gabi before ako matulog. So yun. Binababad ko lang siya mga 20 minutes. Ayan. So, 79 or 89, basta ganun. So, meron pang isa dito. Nagamit ko na kasi siya. Pin-reserve ko siya, guys, kasi may laman pa eh. May ano pa siya, extract sa loob. Ayan. So, ayan. Extra pa siya. So, ito naman, guys, brightening and moisturizing naman siya. Ayan. Ganun din, 89 or 79, basta ganun. Ito kasi, whitening and radiant. Ayan. My Beauty Diary. Ayan. So, next one is, tumulo na nga siya. Next one is yung ito, Innisfree na Super Volcanic Pore Clay Mask. Ayan, na-try ko na rin ito kasing isa. So, hindi ko siya naubos, kaya yun, hinayaan ko muna siyang maganyan. Hindi ko alam kung nanigas na siya. Ayan, so 35. So, sa Shea lang yung binili ko kasi na-try ko pa lang naman siya. Pero wala pa rin talaga makakatalo sa Aztec. Ayan, so this one, 35 pesos lang ata isa, guys. So, nabili ko rin ito sa Wardrobe. Ayan, Wardrobe Collection. Ayan,
Sa mga online shops, meron naman mga nabibiling ito, mga sachets. Hindi ko lang alam kung magkano. But this one is 35 pesos lang siya. Ayan yung price pa, no? 35 pesos lang siya. Sobrang ganda rin ito, guys. Tapos, next one is yung ating Innisfree Jejuvel. Hindi naman halatang mahilig ako sa clay mask, ano? Ayan, Innisfree, guys. Sobrang favorite ka rin ito. Sobrang ganda. Sobrang nakaka-smooth ng face and everything. Tatanggalin yung mga malas-malas mo sa face niya. Yung mga takda ng kahapon. Okay. So, now we're done with the face. So, syempre, di ba, hindi lang naman dapat face ang dapat nating alagaan at ang dapat nating hugasan para mawala ang mga kamalasan. But, syempre, kailangan din natin yung lips kasi naglalagay din tayo ng lip product sa ating lips. Especially kapag may mga occasions or kapag nag-makeup tayo. So, we put on concealer, foundation, and everything tapos may lipstick. So, parang nag-dry, nag-talky, ganun. So, as of now, ginagamit kong facial scrub. So, sa inyo naman guys, hindi naman, optional naman kung gagamit kayo ng facial scrub. Kung meron naman kayong lip gloss, it's good. Kung meron naman kayong lip balm, it's good din. It's good. Lalo na yung mga Nivea and mga Babylips and lip balm. Sobrang good nun guys. Yung first na ginagamit ko talaga kapag nag-chop and nag-dry yung lips ko. Kasi yun yung problema sa lips ko eh. Madali siya mag-chop and madali siya mag-dry. Okay? So, yun. So, for now, ang ginagamit ko, so nakabili kasi ako from Tony Moly ng lip scrub. So, ginagamit ko siya before makeup. Bago ako maglagay ng concealer sa lips ko. Para hindi siya dry. Okay, so ito siya guys. This one is from Tony Moly. Yan siya. Cutie na lip na ano. Lalagyan. Ayan. So ang laman niya is para siyang cream. Mabango siya actually eh. Para siyang cream na mayroong mga beads sa loob. Ayan, so you can see. So, this range for only 200 at or 150. Nabili ko lang siya sa online from Star Main Shop. Nabili ko lang siya online from Star Main Shop. So, sobrang ganda niya, guys, kasi nakakatanggal talaga siya ng dryness ng lips niyo. Ayan. But, yan nga sinasabi ko, it's optional sa inyo kung anong lip scrub or kung mag-lip balm na lang kayo. Kasi, yun nga, okay din naman yun. Good din naman yun. Ayan, okay. So, now we're done with the updated skincare routine products na na ginagamit ko ngayon. So, updated siya kasi hindi naman lahat ng bagay permanente. Lahat nagbabago. It's temporary. Mahugot eh. Okay. So, yun. So, yun lang ipapakita ko sa inyo as of now yung aking mga updated skincare routine or updated skincare routine products. So, yun. Ako na bahala sa title, okay? Okay, so yun. So, for the last na lang, guys, meron kasi akong dumating na package last time. So, and dun sa package na yun, gusto ko siyang i-review. So, gusto ko siyang gawa ng isang makeover, full makeover, na yun lang yung mga products na gagamitin ko. And just wait for that. But for today, is papakita ko lang sa inyo yung dalawang favorite ko from that package na sobrang gustong-gusto ko talaga siyang ginagamit everyday kasi, ewan ko, sobrang ganda niyang gamitin. Okay, so I'm fan of mascaras and highlighters. Kung hindi niyo pa napapanood yung video ko last time, siguro nung nag-review ako ng mga favorites ko, top favorites ko, I am very fan, okay? Sobrang fan ko ng eyeliners. Mascaras, and highlighter, guys. As in, kahit highlighter lang, mabubuhay ako. Okay, kahit mascara lang, mabubuhay lang din ako. I'm fine with it, okay? So yun, so ipapakita ko lang sa inyo yung dalawang product na favorite ko from the package. Hindi ko alam kung anong concept na to, pero gusto ko lang siya ipakita sa inyo kasi gustong-gusto ko talaga siya. But take note, gagawan ko to ng review yung isang box ng makeup na pinadala sa akin. Gagawin ko siya ng review yung gagamitin ko mga makeup. Ito kasi yung takip niya, guys. Ayan siya. Ayan. Nilagyan ko lang ng mga products na ginagamit ko para mas decente naman tingnan sa inyo, diba? Okay, so yun. So, papakita ko lang sa inyo. So, mascara. I have this mascara from MAC. Ayan. MAC siya, guys. Sobrang ganda niya kasi waterproof. Waterproof siya. And sobrang nakaka-lengthen talaga siya ng lashes mo. Ayan. Malalaki kasi yung bristles niya. Ayan, as you can see. Ayan. So, sobrang gustong-gusto ko siya kasi waterproof and smudge-proof and nakaka-lengthen. Nakaka-volume ng mascara. Mascara? Nakaka-volume ng lashes. Okay. So, ayan. Tapos, yung itong pinaka-favorite kong highlighter, guys, na binigay sa akin from that package, is this one, the City Color Collection Illuminator. Ayan siya. Iba-iba siya ng color, guys. Pero, pagka nilagay mo siya sa brush, nagniningning siya. Tapos, nakikita na ko din sa illuminator niya. Ayan, as you can see, pag minumove mo siya, ayan. Sobrang cutie. Ayan, sobrang favorite ko siya. Swatch ko sa inyo, ha. I don't know kung nakikita nyo, pero ayan yung kinang niya. Ayan. This one. Ayan.
Ganyan siya sa face niya. Then, pag in-apply natin siya, opa, magniningning. So, yun. So, those are two favorites ko sa package. So, I'm sure makita niyo to sa vlog na i-review ko yung nasa packages. Okay, so ayun lang guys. So I hope nag-enjoy kayo. I hope you've enjoyed watching this video as I've enjoyed filming this video for you. And I hope nakatulong to para makakuha pa kayo ng iba pang skincare products if pwede nyo pa palang gamitin, na afford pa ng budget and everything. So yun. So I hope guys you've continue to watch my vlogs. And also guys, I'm happy to announce that we've reach 15,000. Hindi ko alam kung announce ko na kanina to sa intro, pero sobrang excited kasi ako kasi our channel reach 15,000 views and 200 and up subscribers. So I hope you guys continue to subscribe, follow, and continue to like my video and my vlogs here on my YouTube channel. So ayun lang guys, please don't forget to hit the like, comment, share, and subscribe. And please help me hit the 1,000 subscribers muna tayo, ano, kasi kailangan natin medyo babaan yung target natin. Okay. So, yun nga guys. I hope to see you on my next vlog. And I hope you continue to support me. Bye mga lovies! Mwah!